Galing, no? Wow! Okay. Oh, heart. Small heart, everybody. Small heart. Happy Valentine's, everybody. Oh, kita mo, lahat kami naka... Kami, lahat kami may damit siya. Wala. One brand yan, Botticelli. Kulay ng Valentine's. Baka ready sa Valentine's. Venus is the goddess of love. Okay. Botticelli. Sasabi ko lang kung ako may Pepe and Pilar, meet our new two co-anchors. Si G3 merong G3. Hello! Welcome to the show. Hi. At dahil ay Valentine's episode natin, tayo magkakaroon ng usapang pag-ibig. Usapang puso. I love it. Not one, not twins, but three ang topics. But three ang topics natin. Ano ang pipiliin mo? Mahal ka o mahal mo? Oh! Okay, pangalawang topic. Naniniwala ba kayo na dapat ng magka-divorce law sa Pilipinas? It's about time. Ay, gusto nilang lahat. Okay. At ang pangatlo, anong style ng panliligaw ang type mo ngayon? Oh my God, I'm so kilig! Makaluma or... so kilig. Makaluma or via text na lang. Ayun. Via app. Swipe left, swipe right. Swipe all. Ay! Ano nga ba ang mas matimbang? Mahal mo or mahal ka? Ay. Dalawang klase kasi ang pag-ibig. Ito ay ikaw ang nagmamahal o ikaw ang mas minamahal. Yung isa, sabi martyr na pagmamahal at yung isa naman, nagsisiguro daw. Panoorin natin to. Para magtagal ang relasyon, kailangan daw ay laging give and take. Hi. Hindi lang ikaw ang susuyuin. Dapat, manunuyo ka rin. Mula nga sa legal stage hanggang sa mapasagot ang inyong partner, hindi pwedeng isa lang ang nagdadala ng relasyon. Mahal mo o mahal ka? Ano ba ang mas mahalaga? Ano ang mas matimbang? Dalawang uri ng pagmamahal na para sa mga kababaihan dapat ay... Mahal ako. Kasi sure naman po kung gaano yung pagmamahal na may bibigay. Mahal ka. Parang hindi mo na siya kailangang paghirapan. Parang hindi mo na kailangang i-please yung tao na, uy, mahalin mo din ako. Oh, ano, kamusta ka na? Ang iba naman, mas gusto raw na sila ang nagmamahal. Mahal ko po. Siyempre, kailangan may basis ka. Kasi sa relationship, for me lang, mahalaga na may pinangahawakan kayo para maging matataging relasyon nyo. And kung yung sa sarili mo pa lang, hindi mo na mahawakan yun, then paano mo pa ma-handle yung relationship? Mas okay yung ikaw mismo yung nagmamahal. Kasi pwede mo naman yun siya parang makita niya na ma-appreciate na gano'n. Kaya pwede mo ma-develop sa sarili. Sabi naman ng Radio Love Advisor na si Stanley Chi, naniniwala siyang mas dapat mong piliin kung sino ang mahal mo. Siyempre, yung mahal ko, di ba? Kasi kahit mahal na mahal ako noon, kung hindi mo masyadong love, hindi mo maipipilit eh. Lalabas at lalabas na iba yung gusto mo at hindi siya. So, ang hahanapin nyo ay yung mahal nyo. Basta't single. Hindi yung in a relationship or hindi married, di ba? Para hindi maging it's complicated. Kapag mahal mo, martyr ka daw. Kapag mahal ka, inuuna ang utak kesa sa puso. Timbangin natin yan dito sa TikToks. Alam mo, totoo yun ah. Alin? Yung sinabi doon ni G3, na pag sinabi mong gusto ko yung mas mahal ako kesa mahal ko siya. Utak mo ang nagsasalita noon, pero karaniwan sa hindi, madadala ka ng puso mo, hindi ng utak mo. Heart over mind. Yeah, oo. Kaya nga maraming heartbroken eh. Kasi mas mahal nila eh. Kaya sinasabi... Kaya pala ganun ako. Kaya na nga, sinasabi niyo lang yun. Masyadong emotional si G3 eh. Oh. Masyadong invested. Oh. Eh sino bang hindi na-invest? Oh, ikaw rin eh. That's why. Ikaw rin. Kaya na natuto na. Bakit you? That's
that's why nga, natuto na ako. Gusto ko na mag-iwan ng konti para sa akin. Dalawa naman. Oh, ngayon, di ba? So, yeah. Ikaw yung din. Yung mga banda dito, nananahibit na ako. Ayan din. Oh. Nananahibit na nga ako eh. Si Corina never na heartbroken. Siya yung heartbreaker. Ako yung nangiiwan. Ah, tara. Oh. Oh. Pero in the process, heartbroken ka rin, pero pinagtitiisan mo. Tapos, meron lang talagang punto na mapapatid ka, goodbye. Ganon. Ano yung breaking point for you? Breaking point? Oo, pag sinabi mo nang ayoko na. Alam mo, walang ganon. Walang sukatan yan. Ikaw lang ang makakapagsabi kung wala ka nang ibibigay. Mm. Oo. Kaya nga, para sa iba, tanga ako. Para sa iba, tama lang yun. Pero ikaw lang ang makakapagsabi, right? Correct. Parang si Patty, kailangan makadalawang anak. Kailangan makadalawang anak muna. O, bago sinabi ko, stop na, ayoko na. Correct. Pero yung tanong, mahal mo or mahal ka? Ngayon, at this point, gusto ko, mahal na ako. Kasi nga, dati, ako parate, di ba? I think talaga in any relationship, most of the time, majority of the time, yung babae mas well invested kesa sa lalaki. Yung mga babae, mas, ano sila eh, talagang mas emotional. Submissive, subservient. Di ba? Ang mga lalaki, dito, yung mga Pilipino ha, very ano sila eh, masokista. Macho. Di ba? Oo. Yun ang lang feeling ko. I don't know if Alex will agree. Kung sasimula ng relasyon, ang gusto ko, siyempre, may gusto rin sa akin yung babae. Kasi para naman, doon ako magsimula. Kaysa naman yung mag-ahabol nga, ay nang ano ko eh. So, madaling ayusin ang akin eh. Ako nang bahala yung akin, basta alam kong okay ka. Kaysa yung okay ako, tapos hindi ka naman okay. Pero ngayon na lang yan, nung medyo tumanda ka na. Sorry, ang sakit. Of course, may asawa na ako, no? Talagang ngayon na lang to. Sinugod ka pa nga ng militar. Dahil nga ayaw sa'yo. Ayaw sa'yo nung ano. Nung hirap. Pamilya. Ikaw kasi yung may gusto. Di ba, Alex? Maniniwala ka talagang, lalo lalaki, you chase. Kayo ang nangliligaw. True. Kasi in a world where everybody hates a happy ending story, ngayon talaga, mahirap masaktan. Mahirap masaktan. Masakit talaga yun. Oo, mas mabuti pa minsan manakit ka. For a change. Nasaktan kayo sa statement ko. Minsan, pag nasaktan ka, hindi ka ready eh. Pag mananakit ka, ready ka. Ready ka. Kaya minsan, ngayong 2023, let's try to hurt someone. No! Grabe ka! Evic! For a change! Yeah. Ako naman, sa tanong na kung mahal mo or mahal ka, bakit ka mamimili? Hindi nakaka-empower yung tanong. Kasi pwede ka namang pamili ng mahal mo at mahal ka rin, di ba? But equal. When it comes down to it, halimbawa, papiliin talaga, kulit tinanong ko ni Corina kanina, yung favorite poem ko kasi, si W.H. Auden, sabi niya, if equal affection cannot be, let the more loving one be me. Pinag-usapan pa yung pinipili. Pinapipili ka ng damit kanina, yun ang pinili mo. Kasi Venus nga, goddess of love. Translate mo. Kung halimbawa, ay hindi kayo, hindi naman pantay ang pagmamahal. Hayaan mong yung mas nagmamahal ang mangibabaw. Ako naman. Ako naman kasi lahat ng mga naging relationship ko, kahit mga flirting-flirting na tsaka pati si official. Hindi kasi ako, siguro nga dahil masyado akong insecure sa mukha ko dati na hindi ako kagandahan or naniniwala ko na hindi man ako basa-basa lalapitan ng lalaki na talagang iba yung intention, talaga mahalin ako, baka may kailangan. Grabe ka naman. Hindi, laging ganun ako, lalo na nung bata ako. So, hindi talaga ako nakikipag-chika sa mga lalaki na yung biglaan lang. Halos lahat ng naging relationship ko, sila yung nag-effort. Sila talaga yung nag-effort. Kasi nga, maganda. Charot. Hindi, kasi nga, parang hesitant akong yung mag-small talk, gano'n. So, ayaw mo ikaw mag-lead sa kanila. Yes, so, kailangan. Mukha lang ako malandi, pero sa totoong buhay, hindi talaga kung kailangan. Hard to get. Talaga, Kai? Tapos yun ang pinili mong kulay ng buhok? Tapos, ang nangyayari, pagka na na ginlabay na ako, ginlab na talaga. Kaya, julog na julog. Oo, hulog na o. Din mawawale in the end. Pero almost ng relationship ko, Diba? Na in love, tapos nawale. Uy, hindi ako umaalis ha? Ako nakikipag. Ba't ako kaaway mo? Ako kaaway mo? Saan tayo, Kuya Alex? Patol ka doon. So, ganun. Ganun ang nangyayari. Pero binigyan ako ng advice dati. Name drop ko siya, si Iza Calzado. Oh my God. Kasi nung nagkaroon ako ng breakup before, nilabas ako ng mga kaibigan ko, dinila ako sa poblasyon. Tapos dun sa pinuntahan namin sa poblasyon na bar, nandun si Iza, tsaka yung jowa niya, si Berit. Tapos sabi niya, you know what, G3, piliin mo yung mas mahal ka. Dapat mas mahal ka kaysa mas mahal mo. Sabi ko, hindi ko
ko pa yung natatry. Try natin yan. Hindi pa rin ako natuto. Ganon. Kayo, ate ko rin, ba't parang wala, ikaw, pwede ka ba magbigay naman ng ano? Ano to? Pagka, ano to? Host? Host deflect? Pagka gusto mo yung topic? Pag ngayon, parang kami ang siyasaw-saw mo dito sa akin. Contribution seeker. Hindi, sinasabi ko nga, sinasabi nyo lang yan, na ang gusto natin, yung mas mahal tayo. Pero sa una talaga, puso mo ang magdadala sa'yo sa kapahamakan. Patroon naman ako. Talagang yun ang magdadala sa'yo sa iyong heartbreak, di ba? Parang, if you haven't gotten hurt at all, you haven't loved enough. Correct. Right? Yes. You haven't loved enough. And what is it about but to love as much as you can? Yes. Yes. Magka-away talagang organ ng brain sa puso. Isang brain dead ka na, pag may puso ka pa, bubuhayin ka eh. Bubuhayin ka pa rin, di ba? Dahil dyan, ako, ito bagay na bagay talaga sa susunod nating topic. Dahil dapat bang magkabatas na for divorce sa Pilipinas? Ayon kay G at kay Tri. Di ba yung mga guest anchor natin? Marami na daw ang mag-asawa o magka-relasyon ang nagre-reklamo sa proseso ng annulment. Napakamahal naman kasi ng annulment. Abay, napakatagal na, napakamahal na. Yun na nga, napakamahal. Ibenta mo na si Gia at si Tri para makibla. Kaya tang sigaw nila, divorcio sa Pilipinas. Pwede na ba sa atin yan? Bubusisiin natin yan sa pagbabalik na TikTok! Okay, sa bansang mas marami ang Katoliko, mahirap at hindi makausad ang pagsasabatas ng panukalang divorce bill. Ang divorce na nga ba ang solusyon para sa mga nakikita nilang problema sa magulong relasyon? Ayan, pag-uusapan niya natin dito sa TikTok. 10 taon nang hiwalay sa asawa si Alpha Joy Alfalfara. Kahit pa nag-file na siya ng annulment, hindi pa rin ito na ibigay ng korte dahil sa mahinang ebidensya. Si Alpha ay produkto ng second marriage din. Ang kanyang ama na naghintay ng 46 years upang maging legally separated sana sa unang marriage. Hanggang sa kamatayan ay hindi nakamtam nito ang legal freedom. Noon, nagtataka daw siya bakit itinago sila ng ama sa mga kamag-anak at hirap din ito na magpundar ng properties. Bakit kayo lipat ng lugar at walang napupundar ang aking parents? Pero nilalagay nila ito sa aming pagbabiyahe. Besides sa pag-aaral namin at sa mga biyahe, pero walang pundar. Ngayon ko lang napagtanto na ayun na nga, na ang kanilang properties hindi pala pwede dahil nga sa conjugal. Si Alpha ay ilan lamang sa higit 90,000 na miyembro sa buong Pilipinas ng Divorce Pilipinas Coalition. Lumalaban upang maisabatas na ang divorce bill. Naniniwala ang coalition na hindi ang annulment ang sagot sa mga may problema sa marriage. Dahil sa taga ng proseso at halos milyon ang gagastusin upang mapawalang bisa ang kasal. Tapos hindi yan assurance na ikaw ay mag-grant ng annulment. I would rather spend my money sa pangangailangan ng mga anak ko than spend enormous amount for annulment. Ang Pilipinas na lang sa buong mundo ang walang batas sa divorce, kasama ang Vatican. May 3 klase ang separation of marriage sa atin. Ang legal separation na hindi pinapawalang bisa ang kasal pero pwede kang makisama sa partner mo. Ang annulment o pagpapawalang bisa ng kasal sa grounds ng psychological incapacity at fraud. At nullity of marriage na wala naman nangyayaring kasal at halimbawa nito ay pagpapakasal sa kamag-anak. Lahat ito dumadaan sa mahirap na proseso. Kaya kahit taon na ang pagsasama ng mga mag-partner, pagka walang divorce, hiwalay ka na, nagkaroon ka ng panibagong happiness or partner, kabit ka. Yun. Tinatawag kang kabit kahit na hindi ikaw yung cause ng separation. Balibalik ta rin mo yan, it's still illegal. Diba? Nagkakaroon kami ng mga anak. So ano yung mga anak namin? They would be considered illegitimate. Paano yung iba na nakapagpundar na sila? Mas naging maayos yung buhay nila nung wala ng stress, walang toxic na relationship. Mas nagiging maayos yung buhay nila eh. Pero hindi sila makamove on kasi
hindi natin masabi kung ano yung takbo ng utak ng partner. Minsan, nalaman na, uy, maganda na ang buhay niya. Hahabulin niya. Hindi namin maproprotektahan yung mga properties namin. Higit anim na panukala na nga na iba't ibang version ang naihain na sa Kongreso at Senado. Subalit hanggang ngayon, wala pa ring linaw ito. They don't want it to become Las Vegas type or that it become a way of life. So sabi namin, ganito na lang, minsan lang. In that way, we still preserve the original idea of divorce being a solution to a marital problem and not become the problem. Hindi papayagan na magkaroon ng divorce. Hindi pwedeng baliin ang simbahan yun. Dahil walang kapangyarihan ng simbahan baliwalain o sirain ang sinabi ng kanyang boss, si Kristo. Divorce is my human right kasi dapat hindi naman walang kinalaman ang religion dito. Di sila nakisama. Di naman sila yung nahihirapan eh. Nako, talagang it's complicated. Dapat na ba talagang payagan ang divorce sa Pilipinas? Hihimayin natin yan dito sa TikToks. Nako, ang tagal ng pinag-uusapan yan dito sa bansang ito. Pero parang wala yatang pag-asa magka-divorce sa Pilipinas. Tagal-tagal ng pinag-uusapan yan dito. Maraming tututol, maraming mga conservative dito sa ating bansa. Pero lahat gusto, ikaw gusto mo. Gusto ko. Ikaw gusto mo of rin. Of course. Ikaw rin, Alex. Oo naman. And oo. You? Oo, gusto. Marriage equality muna bago divorce. Diba? Wala pa nga kaming marriage equality, oo, divorce nga, na. Oo, marriage sige, equality first. Nandun na tayo. Kung yan may marriage equality na, para saan ka? Naku, ko naisip. Kasi nandun pa ako sa marriage equality. Kasi trophy wife nga siya eh. Nakapokus kayo sa marriage equality, hindi nyo alam, kaakibat nun, divorce din. Correct. Diba? Correct. Lahat ng problema may asawa ng straight, yung lalaking babae, may encounter nyo na rin. Kasi kung titingnan mo talaga lahat ng mga estadistika, ipapakita na ano ba nga yung ratio, di ba sabi nila parang 70% of marriages in America ha, end up in divorce. That's so high. It's very high. Dalawa lang naman talaga pupuntahan eh. Ng kasal, divorce and death. True! Wala lang pupuntahan divorce and death. Death, mamamatay ka pa rin. Mamamatay lang kayo pareho. I think it's also because we're such a patriarchal country na talagang kung babae ka, magtitiis ka. Ay, hindi so, kailangan magtiis ka. So, kasi kaya, ang paniniwala, di ba? So, kaya sa Kongreso, wala nang pag-asa na umusad yung divorce bill kasi karamihan lalaki. Oo. Tsaka yung mga lalaki, ayaw nila magbibigay sila ng sustento. Kunyari, hiwalay na tayo, bakit ko pa ikaw susustentohan? O, paliwanag natin, ano ba yung pagkakaiba ng annulment? Kasi yeah, annulment sige. Na eh. Annulment si Patis. Annulment sa first, oo. And divorce. Kasi, yeah, pareho, kaya nga. Yung annulment kasi, dito, yan lang ang remedy sa mga gusto na maghiwalay kasi wala ngang divorce. So, kailangan talaga ang annulment, mahabang proseso, mahal. Kukuha ka ng lawyer, both few. Nung panahon ko, wala pa yung psychologist. Kasi ngayon, you have meron to prove, na. Kunyari, gagamitin mong excuses, psychological incapacity, you have to get a psychologist who will prove that naman. One of you is sira ulo. Is psychologically incapacitated. Ayun. Ang hirap daw ispilingin yun, sira ang ulo. Okay, yes. So, sa maugali, ayan. O kaya, nang babae o nang lalaki. And diba? Ang masaklap dyan, even if you both already want to part ways, it's the court who will decide if they will grant it to you or not. Yeah. Yun ang mahirap doon. At yun ang major na pagkakaiba po ano ng annulment sa diborsyo. Bakit ba sinusulong ang diborsyo? Kasi mas madali. Yes. Kailangan nyo lang mag-agree. Pagka nagkasundo yung mag-asawa, hiwalay na tayo, ayun, divorce na kaagad. Yeah. Hindi tulad sa annulment, Ang estado ang magde-decide. And worse pa, kung kinasal ka sa simbahan, kukuha ka rin ng church annulment. Church annulment. Yeah. So dalawang annulment. Kaya sinasabi ko nga, mahal ang kumuha ng annulment. So mga iba dyan, nagtitipid, ang unang kinukuha nila, ang civil annulment. Because the civil annulment, you can get married again in court. But if you get first your church annulment, if you don't get your civil annulment, you cannot get married again. Oh my so God. Ang proseso, dapat kukuha ka muna ng civil annulment bago yung church annulment. So ang haba. Mahaba. Ilang taon yung sayo? It took
Parang, I think, 2 years? Two years? This was in the early 90s. Oh, because nga, early 90s wala ka lang nilagyan? To. Wala. Wala akong pagkaalam. Ewan ko yung abogado ko. Oh. Pero yun na nga, kasi nga, wala pa at the time yung psychological incapacity. Wala pa. So, the civil annulment was very fast. It was the church annulment that took longer. 4 years. Biro mo sa annulment, kailangan magpakita ka pa ng ano, litrato, di ba? Yes. Na nakapato. Yes. In the act, yes. Ganyan. Sa divorce, magkakasundo lang kayo. Hindi na tayo magkasundo. Yeah. Hiwalay na. Goodbye. Pero may mga divorce na tumatagal. Like si Brad Pitt, tsaka si Angelina Jolie, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa sila magkasundo. Hindi pa sila officially divorced. Ah, oh, ganun yun. 2016 pa sila nag-file ng divorce. Ay, baka yung mga properties ang kinokontest ng isa't isa. I think mahal pa nila isa't isa. Char. Yung, ano, ngayon ko lang narinig yung, ano, yung church na annulment. Akala ko it's not possible. Dalawa. Oh. Akala ko it's not possible na yung church, kasi di ba nasa salita nila yun na ang pinagsama ng hindi pwede paghiwalay na. Hindi, ang basis. Ano, sino pumipirma si God? No, but no, seriously ha, Alex ha, yung church annulment ko took longer and it was more tedious. Kasi sila, you have to show, you have to present 4 witnesses para i-collaborate yung story mo. Umaabot like, sa Vatican? Umaabot sa Vatican? Oh, oh. Oh, wow! Yes! Wow. Yes. Wow. Yes! Alam ko yun, oo. Oh, yun ang matagal. I think ha, alam ko, kaya matagal talaga umabot ng 4 taon. Kasi nga, lahat ng mga kinakasal sa mga bansa, lalo ng mga Catholic na bansa, recorded sa Vatican. Mm. So, pag magpa-file ka ng annulment, i-check pa nila yun. At ang isa pang ipinaglalaban ng mga advocate, yung mga nagsusulong ng diborsyo sa Pilipinas, ay maraming pagkakataon kailangan sustentuhan ng mas may pera o ng mapapatunayang may kasalanan. Oh. Yes. Grabe naman yun. Yung kanyang esposo habang buhay. Oh, paano kung mas mayaman ka? Kasi ikaw yung niloko ng babae, bibigyan mo pa ng pera yung nanloko sa'yo. Ay, no, no, no. Oo, pero ano, kailangan daw ma-establish na ikaw rin yung may kasalanan. Yun ang ayaw naman ng mga lalaki na karamihan, sila yung mas malaki ang kinikita. Yes. Dito sa Pilipinas. Oh, oh. Pero hindi ba hanggang, ano, kung yung mga anak mo ay minor, yun kailangan mo sustentuhin. Pero pagdating ata ng 18, pwede nang tumigil yung sustento. Mm. Oh, yun ang pagkaalam ko. Kasi bakit mo pa susustentuhan? Eh, nakapag-aral na, tapos na. May hangganan naman ang sustento. Ako, pakita ko ba't ako pabor sa divorce? Sa akin, ha, opinion ko, pwede mag-divorce. Kasi, hindi naman niya nagsasabi na, ay, kasi kaya may divorce, di magtatagal ang mga relasyon dahil may naiisip ang divorce. Eh, ikaw nga, magkaroon ka lang ng pigsa dito. Gusto mo patanggal sa katawan mo, eh. Oh. Dahil nasasaktan ka. Oh. Ginawang pigsa. Hindi, di ba, pag nasasaktan ka, pinapatanggal mo kasi hindi na nakakatulong sa katawan mo, apektado ka. Ganyan din ang divorce. Pagka nasasaktan ka na, papatanggal mo. Oo. O opera, ang divorce ay isang opera. Para ma-separate yung pananakit. Di ba, mait na ulo mo dahil yung pigsa pero, mo, masakit. Pero, speaking of mga pigsa, ang mga, ano, yung mga gusto, kaya alam ko maraming gustong sumulong ng divorce kasi marami sa mga kababaihan, they're in a very abusive relationship. Yes, yan. Sa kaya. Marami talaga. Ang galing magsalita sa ibang labas na, ayusin nyo yan. Ayusin nyo yan. Pag ikaw ang babae, binubulpi ka ng asama sa ating gabi. Nasaan kayo? Nasaan kayo nagpapaayos na ayusin nyo yan? Hindi nyo alam na may mga bagay na hindi na maayos na ang sarap na lang makisawsaw na ang pinagsama ng... At saka ano, verbal abuse din, di ba? Meron yung mga hindi na nanakit. Diba? Financial abuse. At yung lagi solusyon na pag nagsama ay ang mga bata maikinabang. Mas maikinabang pa yung mga batang magkaiwalay ang parents. Nagkakaroon sila ng peaceful. Correct. Saka ang bata, kapag parati nag-aaway ang mga magulang, merong tama din sa utak. May tendency niya maging violent. Lalo na pag nakikita nila yung tatay nila, ginugulpi yung ano, misis. Nako, di ba, paglaki nila, akalain nila, tama lang, nasasaktan ang babae. Kaya moral lesson talaga, bago magpakasal, think twice, think 100 times. Pero hindi. Kailanin mong mabuti yung mapapang-asawa mo. GTA, I beg to disagree. May mga bagay naman na maayos kayo. Pero dahil nga magkasama kayo araw-araw, may mga lumalabas may nangyayari naman sa within the marriage na doon pa lang kayo na-check. Lumalabas. Ang pag lahat yan, malalaman mo sa simula, talagang maraming din magpapakasal. Oh, totoo. Kasi kung alam mo yung mangyayari. May maayos naman sa simula. Kaya alam mo yung mga nangyayari po during ng kinasal kayo na nagpatunay na lumabas doon na lumabas. Problema sa pera, nakita nyo hindi kayo compatible sa sex. Every guy should have a trailer. Parang ganun. Trailer, Papanoorin mo. Ay, pero marami namang talagang habang buhay nagsamang masaya. Meron din naman. Yes, congrats sa inyo. Meron naman. Pero di ba may mga binibili tayong... Isa kang pigsa!
Iisin ko ang damit pizza. Damit nga, nabinili mo sa isang department store na hindi kasha sa'yo. Di ba may karapatan kang ibalik? Ginawang damit. Ginawang damit. Ang dami ko nang comparison, ako, analogy. Talaga feeling ko dapat ang marriage, ano, parang driver's license. Magre-renew ka na lang. Either sinabi every 5 years or 10 years. Agree ako dyan. Because sana, you get a marriage license eh. So what license is not renewable? Oh, di ba? Marriage. Oh, bakit gano'n? But that's so unromantic, ha? Ano? Na, pag marry, mang marriage renewable, it's very unromantic. Uy, di, oh, mas masarap pag, mag, pag second chance mo. Pag ka na ng jowa mo, wala na rin, abag sinasal niya, sadya ka sa semento. Ay, ibang salya yung alam ko. Alam mo, sa gap na lang kayo magpatuloy ng usapan nyo, kailangan nating mag-commercial, okay? Ayusin natin, walang mag-gap! Sinasabi ko, piliin niyo mabuti kung sinong papakasalan ninyo. Hindi yan nadadaan sa ligaw, sinasabi ko sa inyo. Pero speaking of panliligaw, ano nga ba ang pinakamagandang paraan para manligaw ngayong mga panahong ito sa pagbabalik yan ng nadali na naman ligaw? Sinatawa, ha? Maniniwala ba yung one text away, may girlfriend ka na? Ma, one text away dati, one pillow lang, ha? Totoo ba yan? Let's watch this. Nagsisibak ng kahoy. Nag-iigib ng tubig. Nang haharana. Simpleng nagpapadala ng sulat. Ganyan sinuyo ng tatay o lolo natin ang ating mga nagpapakipot na nanay o lola. Corny man sa tingin ng mga bagong henerasyon, aba, mahirap masungkit ang gintong oo noon para sila'y maging nobya. Dagdag pa na pati ang tatay at nanay, diligawan mo pa. Fast forward sa panahon ngayon, uso ba ba ang panliligaw sa mga kabataan? Paano naman nila ginagawa ang pangmalakasang the moves? Nung nakita ko yung babaeng gusto ko, siyempre ginawa ko yung lahat para makuha yung number niya. Tapos nung una, text, araw-araw, gabi-gabi, ganun. Hanggang sa makuha ko interest niya, maging komportable siya sa akin. Tapos, ayun, hindi nagtagal, nagde-date-date na rin kami. Nakikita ko siya yung papasok sa trabaho, parang nakikita ko siya, parang na love of first sight ako sa kanya. Sinanay kong ano siya doon, magkausapin. Ay, hello, kumusta? Parang ganun. So parang inunti-unti ko na siyang kinikilala. Bumili ako ng iba-uso ngayon yung mga halo-halo, ganun. Tapos binigyan ko siya ng mga shake, ganun. Binigyan ko siya ng merenda. Nag-start po kami sa FB dating. From there, lagi na kami nag-uusap and then nag-set up kami ng meet-up. First meet-up namin, nag-gimmick kami. And then, after noon, nagtuloy-tuloy na. Before nanligaw ako through harana and poems, kasi for me, yun yung love language ko. Hindi ako sanay mag-gitara noon, so nag-aral ako for her. Ako kasi I love giving poems to the person I love. Niligawan ko rin yung, especially yung nanay niya. Sa nanay niya ako pinag-naging close. Naalala ko, nilaloko nga niya ako. Parang, yung nanay ko na lang kaya ligawan mo. Mas importante pa ata siya yung nanay ko eh. Sa panahon ngayon, kailangan straightforward ka na. Kung gusto mo yung babae, sabihin mo na intention mo, huwag ka na magpahaging, huwag ka na totorpe-torpe. Kasi para pag nabusted ka, eh madali ka makamove on. Yung pa-deliver na lang po sa address. Ito po yung... Maabago man ang estilo, may mga kababaihan pa rin mas importante na patunayan ni lalaki ang kanyang sarili muna. Ayaw daw nila ng ligaw tingin o ligaw express. Gusto ko pa rin yung feeling na nagpapakipot, tapos parang sinusuyo ka. Para, alam mo yun, gusto mo nang sugutin, pero syempre, papakita mo muna na, na kailangan niyang paghirapan. Hatid sundo ka from work, tapos bibigyan ka ng flowers, haharanahin ka. When it comes to modern courtship kasi, it takes zero to minimal effort para magsabi ng mga mababangong salita, ang dali-daling mabudol. Konserbatibo man o maabagong diskarte, ang paraan ng panunuyo sa gusto natin maging nobya, parati dapat mangingibabaw ang respeto at pagpapakita ng tunay na intensyon, kahit pa dumaan ka sa butas ng karayom.
lagi na pagkukumpara ang panliligaw nung unang panahon at yung modern na panliligaw. Pero kung tutuusin, kung titignan natin, ang value nung panliligaw, yung pagsuyo sa iyong minamahal, may maaaring lalaki, babae, ay parehas lang. Ito yung makahanap ka, maka-attract ka ng person, hopefully magustuhan ka, at mapaghirapan mo na mahalin ka, mapaghirapan mo na gustuhin ka. Sometimes, sinasabi yung haba, yung length ng panliligaw ay nag-iisukpatan doon sa kung gaano may kamahal ng person. Di ba karaniwan yung mga babaeng ligawan, yung term natin, hele-hele bago kiere. Yung di ibig sabihin na kapag mahaba, masincere, o pag maiksi, wala na. You know what? It takes maturity on the part of the boy and the girl para makita na ito talaga. This would be a good partnership. Ako, paano ko nakuha ang matamis na oo ng misis ko? Mabibigla kayo. I-share ko na dito sa TikTok. Ano ba ang paraan ng epektibong panliligaw? Wala na talaga nagsisibak ng kahoy, OA na yon. O nag-iigib ng tubig. Pero nagsisibak pa rin. Oh. Grabe ka. Ang ba nagpapasibak? Grabe kayong kabastusan. Okay. Sulatan sana kayo ng MTRC. Sibak ng... Nagsisibak pa rin ng iba kahoy. Na ngayon, ang panliligaw ngayon, down in the DMs. Ano ibig yun? Sabihin, nasa social media na. Direct message, gano'n. Direct message na ngayon ang ligawan. Anong sinasabi? Malalaman mo kung gusto ka ng guy or ng girl kapag nilalike lahat ng post mo, nilaligyan ka ng puso, but malalaman mo talaga nililigawan ka na pag nandun na sa DM mo. Ang tawag nila doon, sliding into the DMs. Okay, teka muna. So, anong effective sa'yo? Ano yung umepekt talaga sa'yo hindi mo makakalimutan panliligaw sa'yo? Oh my God! Actually, kasi yung mga hindi naliligaw, direktsahan na kami. Yung tayo na ba? Yung parang agad, yung MU agad kayo. Kasi nga hindi, may gano'n na din naman, di ba? Palakpakan, di ba naman sa labas ang bahay? Kasi nga, di ba, suplada ako, pero halos lahat yung mga nung mga na nag-effort sa akin, yung iniirita ako. Napaka-effective din yung makulit, yung, uy, ano ka nga? Ganun ako, wow! Kailangan kasi consistent eh. Tsaka talagang di ka titigilan. Yes. Yung talagang kukulitin ka. Yes. Correct. Important yan. Yes. Tama yun. Consistent dapat. Oh. Ay, masungit ka. Ganun. Yung kwento kasi na pangulit, pwede namang applicable sa modern at past. Ito ko, kwento ko sa inyo yung lumang panliligaw. Nagpadala ako ng, sa napangasawa ko, nagpapadala ako ng sulat. At yung sulat, alam nyo ba yung mat notebook? Di ba parang ano yung graphing paper? Lalagyan mo yun nung pangalan niya. Tapos, iiwanan mo lang yung blank space para ma-spell yung I love you. Hindi mababasa ng malapitan yun. Pag ninayo mo yun, makikita yung I love you. Ay, nagawa na sa akin yan! Tapos, bago ako naman ligaw nun, meron tayong talaga effective checking. If it flames mo muna. Siguro din yung hindi kayo enemy. Dapat lang marriage at ayoko ng friendships. Love flames. Bibilahin mo yung number niya, yung pangalan sa... Numerology. Matindi kami. Ano, ayun talaga effective flames. Yan. Pagka-married, matindi. Tapos, ang ginagawa namin dati... May kababalaghan pa pala kasi. Landline. Pag sumagot ang tatay, di binababa. Ibig sabihin, may code kami niyan, tatlong ring, pag nawala, ako yun. Tapos pagdada ka sa bahay, magtutulog ka ng mga parang mga hayop-hayop, yung mga, kuku! No way, ginawa mo yun? Oo, tapos pag sumagot siya, yung papatay niya yung ilaw na tatlo, ibig sabihin, gising pa siya. Hindi mo ang pinaghihirapan. Mag-direct message ka na lang. Tapos maghihintay kayo sa fast food, wala kayong komunikasyon, walang cellphone. Okay. May pangako lang sa'yo na pupunta siya. Maghihintay ka doon. 6 PM. Oo nga. Diba? Walang cellphone. Trust. Tomorrow, I'll be there. Maghihintay ka doon. Excited ka. Okay. Pagdating ng 6:30, hindi ka magagayit sa niligaw mo. Magagayit ka sa'yo. Tama ba itong pinuntahan ko? Ayok. Yung exciting. Exciting. Pero umaandar pa ba ngayon yan? Effective pa rin ba yun, G3? Hindi na. Pagka ganon, feeling mo parang psychopathic. Hindi naman. Parang ano, sociopath. Lelo ka lang. Luma na kasi pala. Luma na yun. Ngayon kasi, wala na tayong oras. So, di ba, gusto mo ako, gusto kita, ganyan. Agad-agad. Pero kasi ngayon, I try to go on one date a week. At least one date a week. Wow. Just to show... Alam namin, nakikita namin sa Instagram mo. Just to show the universe na I'm ready for love. Ganyan. Pero kasi yung panliligaw ngayon, meron din siyang
how modern it is, meron din siya mga danger. Oh. Kasi meron tayong tinatawag na love bombing saka breadcrumbing. Oh, oh, grabe. Yung love, oh, yung love bombing, yung isang bagsakan, papakita sa'yo, mahal ka, oh, gusto ka, ganyan. Oh. Yung, ano ka, libre ka, text ka, oh, lahat, oh, everything papakita sa'yo. Tapos biglang mag-fizzle down. Mm. So parang, ha? Eh parang na-overwhelm ka na sa ano. Love bombing yon. Pero mas matindi yung breadcrumbing. Yun, oh, experience ko yung breadcrumbing. Panadero yan. Yung breadcrumbing, yung inuunti-unti ka. Parang breadcrumbs. Oh, oh, yung isang tawag, oh, tapos magiging dalawang tawag, oh, tapos magiging meron ng ano, date, ganyan. Oh, tapos biglang mawawala. Ah, ghosting na yun. Gustong gusto mo na. Oh, so, my God. Kaya nga siya breadcrumbing. Anong problema nun? Ewan ko, ego trip. Ganyan yung mga tao. May mga tapos ganyan. Nagiging ghosting. Pagkatapos ng breadcrumbing, nagiging ghosting. Or hindi pa sila, maaaring hindi pa sila sigurado sa'yo. Mm-hmm. So, unti-unti na lang nilang. Ikaw naman, dahil natikman mo na, na-invest diba, ka na. Nagkaroon ka na ng investment. Oh, tapos hanggang sa parang palaki na ng palaki yung breadcrumbs, ganyan. So, lalong in love ka na. Sakit, okay, naman nun. Sakit, no? Masakit. Pero best foot forward parate pag ano, ano? No. Pagkaligawan, right? Oh. O paano ka naman napa-oo at naanakan ka pa ng dalawa? Sabi ko, asa nga, mahilig ako sa pogi eh. Okay. Ibig mo sabihin, tinignan ka lang ni... No. In fairness, gusto ko kasi yung ano rin, yung consistent para nga yung ano. Kasi ayoko naman ng one night stand lang o ayoko yung mabilisan. Gusto ko yung matyaga. Anong panahon niyo? Tumatawag araw-araw, di ba? Tapos magde-date kayo kung weekend. Sa akin nagde-date. Iba-iba. You either we eat out or you watch a movie. Sino nagbabayad? Ah, siyempre siya! Ah, dapat siya. Oo naman. So, itsura mo parang ikaw. Ay, hindi. In fairness. Grabe, judge, eh? Hindi. In fairness. Kaya pag courtship stage mo. Kung uso na Gcash, dami kong pinadala. Tapos. Yan, yung mga gano'ng old style, di ba? Tapos, yung nga, yung, at that time, yung uso pa, yung talagang tinatanong, is it us, di ba? Do you want to be matamis mong oo. Oo, hinihingi talaga may formality. Ngayon, hindi ko na maintindihan. Wala ng labels. Oo, labels. Alam mo, sinubong ako yan, dumalaw sa bahay, nung mother-in-law ang general, yung buko nun, parang si Kimpy, uso yung Kimpy. Oo, yung ginaganon. Maganda kay Kimpy, hindi bagay sa akin. Kachupoy. Pag sabi sa akin ng nanay, pwede ba siya? Addict yan. Ay, talaga. Sabi ko tayo sa dano, far out naman kayo, hebe. Okay. So, uso pa ba na pagka nanliligaw, kailangan ligawan din ng mga magulang? Merong ganon. May ganon. Meron akong kilalang mga bagets-bagets. Hindi, papuntahin mo sa bahay. Mm-hmm. Pumupunta pa rin sa bahay. No high school, ganon, di ba? Yan yung old school, eh. Di ba? Kailangan umakyat talaga ng ligaw, di ba? Bawal. Delikado ako, ate ko rin. Bakit? Eh, minsan yung nanay nagugustuhan ko, eh. Meals. Minsan pagtingin ko, ito nanay mo. Yaka! I'll sleep with you, ha? Minsan pupunta ko, wala naman yung anak doon. Tita, wala yung anak ko. Okay lang po, dito lang po ako. Kasi Corina, Corina, ikaw ang nanigaw. Ma-ano ko nga mo, itong love episode na to, parang wala itong contribution si ate Corina. Ano, kami lang nagmamahal? Ano, siya? Host lang siya talaga. Producer ako. Yung si Mias ba, nagmahal na? Magmahal ka naman, ate Corina. Corina, ako ito mo yung love story mo. Sandali ha, sino sa kanila? Paano ka niligawan? Prompter? PSG? Oo. Ako nagganan ng Diva Lights? Oh, merong PSG. May PSG, apat, lahat may dalang bulaklak. Oh! Pinabalaan yung presidente! Darating sa newsroom yan. O, paano ka hindi mapa-oos? Yan na ba yung pinaka-nakakakilig? Yan ba yung pinaka-outstanding na panligaw na ginawa sa'yo? Hindi, syempre, yung pinaka-nakakakilig yung first love mo. Paano ka napa-oo? Ah, wala. Pinatawa lang ako ng pinatawa at sinayaw ako ng sinayaw. Oo, ganun lang. Ganun yung mga panahon na yun. Mga where else days yun. Oh my God, where else? Rumors na naabutan ko. Ah, ganun ba? Yabang mo, ha? Ano? Rumors. Sinungaling. Metro. Ako yung second where else na inaabutan. Metro. Ako gusto ko yung liniligawan akong telebabad. Yung
inaano mo ang oras, di ba? Oo, tiyagaan yung ano, landline natin, di ba? Kasi tali yun eh. Unlike cellphone, pwede ka maglaad-laad. Oo, talaga. Yung landline, ganun lang yun eh. Hindi, yung telepono sa kwarto ko, yung mahabang-mahaba na yun. Alam mo yun, yung ganun na. Kasi nga, hindi siya extension, yung cord lang talaga. Nasa stretch na talaga. Kasi nga, syempre, hindi ka pwede nakahiga, di ba? Syempre, kunyari, tatayo ka, ganyan. Hindi pa uso yung cordless. Sa amin kasi yung ligawan sa akin dati, super duper low-key. Kasi syempre, boy school. Oo nga, paano ba yun? Hindi pwede. Bakit nagagalit yung mga pare na di-discipline sa office ako? Bakit ako hindi na-discipline sa office nyo? Yung naliligo yung dali nyo dyan, no? Ang ginagawa niya, kasi diba, after every subject, may break, 5-minute break, bago mag-next subject. So, ang ginagawa niya, sulat siya na love letter, tapos ginagawa niyang paper plane. Tapos ginaganon sa classroom. Tapos sabi ni father. Tapos ulitin mo. Kasi diba ngayon, pag halimbawa, tinext ka, reply agad. Yung mag-aantay ka ng 45 minutes bago kumakuha ng reply. Next class. So yun talaga. Tapos lalo na pag weekend, Friday, Monday ka na makakakuha ng reply. So talaga, attention your seat ka. Ganyan. Masaya yung ligawan noon. Alam mo, bilib na bilib ako sa mga kabataan. Yung naglalakad may flowers, yung may bouquet. Yung naglalakad. Dati ng panahon na pag bumili ko ng flowers, tinatago mo talaga. Tapos pag dinilag mo, parang flowers ba yan? Pag nakita ng mga ibigaw mo, flowers yan? Hindi, flowers yan eh! Gagawin ko dati! I love that jingle. Okay, kinikilig lahat. Hiniwalayan din. So, sinasabi ko lang, yung panliligaw, di ba? Ang panliligaw, sa pool. Umigaw, yun will break your heart. Yan yung magdahan-dahan kayo sa mga pinakamagagaling manliligaw. Yung totoong back to you, Kuya Alex. Binasag ka eh. O, di ba? Back to you. Tigil lang nga kayo dyan. Okay. Ay, naku, napakasarap naman ang usapan. Oy, huwag kayong aalis dyan. Magbabalik pa kami. Huwag niyong ililipat yung channel niyo, ha? May chika pa tayo. Dito lang yan sa TikTok! Love begins with one hello kasi love begins with one hello na hilo siya. Sandal ka sa Prince. Ayan, mamahalin ka o ikaw ang magmamahal? Ang consensus, ikaw ang mahal. Sabi lang nila yon. Okay, divorce sa Pilipinas, dapat lang daw. Pero mangyayari ba? Mukhang hindi. At ang pangatlo ay, ano ang pinakamagandang paraan ng panliligaw? DM! Huwag kayo maliniwala masyado sa panliligaw. Kasi hindi yun ang totoo. Okay, that's it. Diba? Yun nga. O, tama ba ang aking... Tama! Okay. Wala namang sales pa ng binenta kagad na pangit. PSG approved. Correct! PSG approved. Basta, with four bouquets. With four bouquets. And, syempre, sa lahat ng mga love natin, lahat ng mga nagmahal sa ating programa, kasama ng lahat ng mga nagpakain sa amin, lahat ng mga taga TV5 at Signal, thank you so much and thank you sa aming minamahal na Celia, ang aming sopa, taas ang mga paa. Home sweet. Thank you for our beautiful home sofa. Love namin yan. At love namin kayong lahat. So, iniisip nyo pa lang, amin ang pinag-uusapan. Kasi pag-uusapan na ang dapat pag-usapan. Pero sa trip ha, walang basagan. Happy Valentine's sa inyong lahat at sa lahat na nakadate ko at makakadate ko pa. Dahil lahat kayo ay aming pagbibigyan. Lahat pagbibigyan. Offering with GM3. Sama-sama ulit tayo sa Sabado, alas 8 ng gabi sa 1PH at TV5. Mapapakinggan nyo rin yan sa Radyo Sinkhole. At may catch-up airing din sa One News Linggo ng alas 7 ng gabi. At hanggang sa susunod na Sabado and hopefully hanggang sa susunod na Valentine's episode. Yay! Dito lang sa TikTok!